Now, when we must die for sin, and when saving was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them. And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. And when the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phoenix, and there to winter, which is an haven of Crete, and lieth toward the southwest and northwest. And where the south wind blew softly, supposing that they have obtained their purpose, losing thence, they sailed those by faith. Sabay po tayo. But not long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. Okay, Euroclydon, let's pray. Okay naman, salamat sa hapong ito, Lord. We pray na kayo po'y prepare ng bawat isa Panginoon ng marinig yung hapon. Bagamat ito'y journey lang ni Paul, punta sa Rome, Panginoon. We pray na makita namin yung sinapit nila dito, Panginoon, at ma-encourage kami. Dahil kahit napakaraming bagyo sa buhay namin, tulad nito, literal na bagyo, we pray na tulad ni Paul, ang mga kasama at Panginoon, di po sila nawala ng tiwala sa inyo at sila po yung niligtas niyo, Lord. So we pray na maging makabuluhan bawat isa ang mensaheng iyong mag-aaralan namin ngayong hapon, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good afternoon po sa lahat. So, matapos na po tayo sa Book of Acts. Sino yung bida sa Acts? Okay, yung karamihan, no? Simula chapter 13 ba yun? Hanggang ngayon, 27. Hanggang last, 28. Matapos na tayo sa Acts. Sino yung dito nung nag-umpisa yung Acts? Dito ka na? Sa Acts chapter 1? Wala ka pa dito. Tagal ka na ba dito? November? Nag-umpisa pa lang ba tayo ng Acts noong November? Hindi, matagal na kami ng Acts. 2018. Naabutan mo Stephen? 2019. Hindi naman. 2020 lang. Kasi nag-ano kami, Matthew. Inumpisa namin sa Matthew. 16 pa lang. Ha? 16. Ayan, mga ganun siguro. Oh, mga ganun. Kasi linggo-linggo tayo, hindi naman natin natatapos lahat ng chapter. Okay? So, ganda kung na-attendan nyo yung lahat. Si, ano? Nabutan mo yung umpisa ng Acts? Si Chelsea? Naalala mo pa? Baka naabutan nyo na to eh. Last year. Anyway, so nakita nyo na yung journey, hindi lang ni Paul, yung mga apostle, tsaka mga disipulo ng Panginoong Jesus. Kasi usually, di ba, nung Catholic tayo, madalas the gospel according to ganyan lang eh. Tapos maliit na maliit, syempre, hindi paligtas siya nag-preach doon. Kaya wala kang maitindihan eh. So kukwento pa ng si Pedro at si Juan. Diba? Yeah, anyway, dito nakita niyo kung ano nangyari mismo sa mga disipulo. Ang Panginoon ay umakyat na. So, iniwan sila dito, tayo. So, anong ginawa nila? So, yung maganda dito, pinangal. So, yun yun. Pero, dinitalye natin, kaya natin dinidetalye. Kasi, madaling sabihing, pinangaral! Diba? Yung mga ibang churches ngayon, ganun din. May church pa rin sila, nangangaral pa rin sa church. Pero, hindi nag-soul winning. So, kaya inisa-isa lang, hindi sila naipaglaban sa mga false teacher. Kailangan din yun eh. Paano mo tuturo yung tama kasi ibang tao, mas maraming na re-reach yung mga kulto. Kasi nga, kulto eh. Mayaman eh. Diba? So, yung mga tao, hindi maiwasan yan. Yung mga yan, lalo yung mga bata. Diba? Yung iba daw sa atin dito ngayon, umaatid na dati dito, umaatid pa kayo sa iglesia.
So, bakit ganun? Yun nga sinasabi ko sa inyo, may kalaban tayo at nilalabanan natin. Hindi tayo, pinakita nyo dito sa Book of Acts, puro ganun. Diba si Paul, may madadaanan siyang place, magpipreach siya against dun sa mga Diyos-Diyos, anong lugar na yun? Normal yun. Sa talagang mga lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng ipa sa walang bahala mo eh. Yun nga yung ano nila, diba? Na-encounter nila sa ngayon. Okay, so kaya, huwag kayong magtataka, mga bata, lagi natin binabanatan sino. Diba? Catholic, kasi nasa Catholic nation tayo. Dapat maintindihan natin na hindi tayo pareho sa kanila. Among many things. And then, pag mayroon na uusong iba naman dyan, babanatan na naman, Pasto, ba't ganun, Pasto? Ba't pabayaan mo na lang sila? Ba't di na lang ganun? Liliana, ano? Naisip mo ba yun? Diba? Naisip nyo yan. Ako, dati naisip yun. Yung dating gumakalimutan, di nasa likod ako madalas sa church eh. So, po. Yung katabi ko, sabi ba naman, si Pasto to, banata na naman yung ano. Medyo matanda na yun, sabi ko lang. O nga, no? Tama. Kaya tama bang gawin yun? Tanong, paano mo hindi gagawin yun? Diba? Yung mga tao kasi nga malilito. Kanina lang, may Billy Graham na naman akong na-encounter. Kasi nga, karamihan ng amen, amen! Galing talaga ni Billy Graham. Ilala niyo yun? Baptist yun, kaso, compromiser. So, hindi pwedeng puro amen tayo sa mga ganun tao. So, makikita mo, parang hindi naka-align sa Bible yung ministry niya. Siya, sikat na sikat, pati Catholic, kaibigan niya. Tama ba yun? Sikat na sikat siya sa Catholic, pinaano siya, pinupuri siya ng Catholic. Lingkod kaya ng Diyos yun? Ang bira, pag lingkod ka ng Diyos, galit sa'yo yan. Yung mga kulto, amen? Kasi alam nila, kalaban mo sila. Hindi kanya kakaibiganin. So, umpisa pwede, subukan ka. E pag nakitang talagang iba yung mensahe mo, kasi ligtas ka sila, hindi. Hindi kayo magkakaibigan yan, amen? So, ganun din dito, si Paul, okay? Pero ngayon, nasa ibang phase na tayo, patapos na tayo. Ito na yung medyo huling phase ni Paul, ng buhay niya. Makikita natin sa buong chapter, maglalayag lang siya papuntang Rome. At, nung pinalaman na sa ministry ito, minsan kailangan niya sa ministry. Minsan sa ministry, okay, minsan wala kang kalaban Paul's teacher, kaso minsan naghihirap ka. Maraming ganun. Kaya maraming bagyo sa buhay mo. Pwede natin si Pastor eh, medyo okay na raw. Laman sa Panginoon. Puro positive na. Naka-recover na sila, na-discharge na sila. Pero yung mama niya nga, yung mama niya medyo, pero lumalakas na rin daw. Yung nakadalawang round na ng ano. Yun mga sasabing bagyo sa buhay ng Kristiyano. Ang hirap pagdaanan, pero kailangan pagdaanan. Amen? Tsaka habang pinagdadaanan mo yun, hindi pwedeng nawalan ka ng pananampalataya, di ba? Normal yan. Kaya nakikita ko dito, inisa-isa ko kayo, pinsan, iba malungkot, iba masaya. Hindi ko alam bakit masaya. Siguro, maganda yung nangyayari sa buhay. Okay naman yun. Blessing, ganyan. Yung iba sa inyo, medyo malungkot, may pinagdadaanan. Di ba? Normal din yun sa anak ng Diyos. May dinidibdib. Di ba? May iniisip. So, pero kahit ano pa yan, pinagdadaanan nyo, tama ba na ihinto? Balik na tayo. Ayoko na. Pinagawa to. Likod-likod sa Diyos. Ano yun? Dati, hindi naman tayo ganito. Hindi naman tayo naghihirap, lahat kakampi natin lahat. Kaibigan natin, naglingkod tayo sa Diyos, kalaban natin si ganito, kalaban natin si ganyan. Di ba? Pasok. So kaya, makikita natin ngayon, yung pag-uusapan lang natin, puro biyahe, susundan natin si Paul, buksan ko nga sa Bible, para masundan natin sa, ayun, si Marose. Sa natin dito sa ating Bible. Para medyo graphic tayo ng konti. Titingnan nyo kung saan napadpad si Paul. Okay. Medyo ano to. Sino mahilig mag-travel dito? Sino? Wala kayong pera yun. Diba? Gala, diba?
Yung magala. Ako, ayoko rin masyadong gala-gala eh. Eh pero magbabike pala kami, Sabado. Pwede ka na, bad? Mukha ka namang sekwenta na eh. Drop lang. So, puntahan natin na sunugan doon. Share natin sila. Oo. Samarang. Alam ko, lagi ko natanaw yun. Kaya nang tinignan ko sa news, sila mismo yun. Yung medyo pa ganyan yung ano nila eh. Hindi, hindi squatter yun. Village yun. Pero yung sa katabi dito, medyo may mga ano din. Doon ako bumili ng halo-halo ng isang araw. Okay? So, i-share natin sila. Medyo okay-okay na po ako. Salamat sa panalangin. Wala na yung COVID ko. Without going to hospital mo yun, ha? Medyo. Okay. Ah. Hindi ko nakuha. Dali, ha? Meron ba tayo dito? Mapa. Wala. Okay, internet tayo. So, maglalakbay tayo ngayong umaga. Ah, ngayong hapon. Paul's Journey. Rome. Okay, tingnan natin, ha. Yan, ito yun, no? Ang ganda ito. Yan, kita nyo ba? Hindi maganda. Yan, ito. Yan. Okay, so galing po siya saan? Siya nang galing? Siya hinuli? Siya ginulpe, di ba? Sa Jerusalem eh. Winarningan siya doon, huwag lang malis doon. Ah, pumunta doon, pinupunta pa rin siya. Pinagbintangan siya. Okay? Tapos, ginulpe siya. Tapos, siya ay kinulong. Ilang beses siyang nagpasa-pasahan dito sa Jerusalem, Antipatri, Caesarea. Alala niyo, last week. So, siya ay inusgan doon ni Agrippa. So, from that, siya po ay sinugo. Punta natin dito. Nilaki sa Bible niya, and when it was determined that we should go sail into Italy, they delivered Paul and certain prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. So, ibang klase ng itong mga sundalo na to. Sinabing Augustus' band, sino ba si Augustus? Siya yung Caesar, okay? So, parang sa atin yan, ano yan? Presidential Guard ba? PSG? Hindi ko alam. Doon na siya pinagkatiwala, dadali na siya sa Rome. Kasi nga, wala naman siyang kasalanan, kaso nag-appeal na siya kay Caesar. So, actually mamaya, sabihin niya yan eh. Oh, next week ata. And entering into a ship to Adrimatium. Okay, hindi natin nakikita dito. Pero basta dyan, actually, Adrimatium, tinignan ko yan, dito yung banda sa Turkey, no? Basta yung barko ay taga doon. So, sumakay na sila doon. Galing sila dito sa Syria. Okay? Okay, so may kasama pa silang Aristarchus. Okay. Pero hindi na mabanggit yan eh. The next day, we touch. Napansin niyo yun? Ito, from Caesarea hanggang Sidon, isang araw na yan. Kasi nga, hindi naman dati parang aeroplano yan. Sa panahon natin yun, mabilis lang yan. Dito lang, oh. Caesarea, barko. So, isang araw na yun. We touch ito, Sidon. Sidon, kung maalala niyo yung Sidon, lagi ang galitan Diyos dyan eh. Pero mayamang mga city yan. Okay? Touched the Sidon, and Julius courteously entreated Paul and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. So, yung mga barko ay pag lumalapag yan, minsan may mga time sila dyan, gumala. Kasi nag-unload. Di ba, naalala niyo yung last time din?
Naglo-loading, nag-unloading yan. So, anong gagawin ng mga pasahero? Hindi yung katulad ng jeep na hintay ka lang, di ba? Matagal yan. So, kahit prisoner si Paul, siya ay sabi dito, binigyan siya ng liberty to go to his place to refresh himself. So, ang lesson dyan, again, kahit prisoner ka, di ba? Hindi naman ibig sabihin malungkot na malungkot ang buhay Kristiyana, tama ba? Minsan nga, masaya tayo ngayon, blessed tayo, di ba? Ngayon, bike-bike lang tayo eh. Iba sa inyo, si Brad, may bago na naman pyesa eh. Sino? Ba't ka bumalang sa Mindana? Mainig ka, at least yung pagtal mo sa bintana, may saysay. Sinong bida dito? Okay. So, pinayaan si Paul, di ba? Ang representation ni Paul dito, mga lingkod ng Diyos. So, kung siya hinuli, unfair yun. Di dapat gano'n. Gano'n tayo mga Kristiyano minsan. Kung nalaman lang totoong Kristiyano ka, iba na tingin sa'yo agad yan eh. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun. Kung Kristiyano din kayo, inaasal kayo, tapos, eh, mabait siya, si Jeff, mabait siya, no? Pero, nangaasal, di ba? Ganon si Paul, hinuli siya, wala naman siyang kasalanan. Pero, may mga pagkakataon ng Diyos, bibigyan ka ng konting, di ba? Comfort din. Sa biyaya pa, awa ng Diyos, ganon yun. Hindi laging, lagi na tayo mahirap, di ba? Lagi tayong pinipersecute, hindi lagi. Kaya huwag kayong matatakot. Meron siyang matitira at matitira. Mga oras na may refresh mo rin yung sarili mo. Amen? At least may enjoy mo yung mga kaibigan mo. Hindi mo kailangan maging kaibigan lahat. Amen? Yun ang mali sa atin. Pag iniisip mo, eh, nawala yung kaibigan ko. Merong iba dyan. Amen? Ano kailangan mo? Kasama mo lang magbike. Meron dyan. May mga loko-loko marunong magbike. Pero iba rin. Kristiyano din. Amen? Ano pa? Ganun yun. So, huwag kayong maarte, ha? Kayo, mga pag lumalaki na itong mga dalaga natin dito, baka sabi, eh, gusto kong kasama yung mga laging naka-mini shirt. Tama ba yung mini shirt? Short-short, di ba? Kasi lahat ng mga taga-baybay sa pa, nakaganon eh. Dapat ako din. Hindi mo kailangan yun, amen? Dito ka na lang, yung mga kaibigan dito, mabait. Okay, so yan, na-refresh siya. Verse 4, and when he had lunched from thence, we sailed unto Cyprus. So ito na. Ito yung Cyprus, ayan. So dyan pumunta yung mga Pilipino na nagkagera sa Syria, di ba? Naalala niyo yun? Because the wind was contrary. So ibig sabihin, nung umpisa pa lang, kasi wala pa silang pag-asa dati, wala pa silang, ano, AccuWeather. Wala silang ganun. So pag kailangan nilang bumiyahe, titingin lang sa ulap. Ah, wala yan. Nahina yan, lilipas yan. So, dito palang ramdam na nila merong parang parating na bagyo. Parang Yolanda yan, o kaya yung matindi. Ondoy, di ba? Ilang araw yun, ondoy. Isa lang pala. Meron dating mahaba, di ba? Ito, 14 days. Meron bang ganun bagyo? Sinundan sila eh. Kasi na ano so ano talaga sunod-sunod, 'di ba? May mga bagyong gano minsan tayo sa Pilipinas, 'di ba? Pagkatapos ng isa, isang araw lang, may ano na namang isa. So makikita natin dito, matindi to. So na so bakit pa ganyan yung kanilang ano daan, no? Kasi nga daw dito sa banda dito ay parang malakas daw yung ano hangin. So medyo gumanyan sila, okay? And when sa verse 5, and when we sailed over the Sea of Cilicia, nasaan na yung Cilicia? Ang alam kong Cilicia is... Ayan, yan. So, dyan, no? We came to Myra, a city of Lycia. So, yan. Nakikita niya sa Myra, di ba? So, baba na naman sila. Okay? Ganyan ang biyahe dati. Walang diretso dyan. Okay? And there the centurion found the ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. So lumipat po sila ng bangko. Okay? So dito na sila magkakaloko-loko. 7, and when he had sailed slowly many days and scars were come over against Cnidus, okay?
And the wind not suffering us. So, sabi, not suffering us, ibig sabihin, walang ano, walang, di tayo naalaw nung hangin. Gusto natin pumunta doon, parang laging ayaw, kontra. We sailed under Crete. Yan, kasi kung napansin nyo dito, pwede na siya dito, di ba? Sa taas. Eh, kaso yung hangin, iba, yung iba ihip. So, ginawa nila, bumaba pa sila dito. Okay, ano lesson dyan? Parang ano natin, parang buhay din natin. So, ano yung usual, yung magandang buhay, di ba? Siyempre, mag-aaral ka, mga bata katulad nyo, gag-graduate ka, kakaroon ka ng boyfriend, girlfriend, papakasal, kakaanak, tapos, sila naman, di ba? Parang ganun, diretso, sarap ng ganun buhay, di ba? Minsan, hindi ganun eh. Ano mangyayari? Madidirain yung ano nyo. Minsan, ano mangyayari? Bira, anak, tigil ka muna. Ang hirap ng ganun, di ba? O magtrabaho ka. Buhay ka pa rin naman, hindi ka naman namatay, di ba? Buti nga, hindi ka magkaroon ng matinding sakit, o paano yun? Yung iba, humihinto ng pag-aaral dahil sakit. So, minsan, ganun ang buhay, pero tuloy lang, amen? May paraan pa rin. Mayroong ibang daan. Di ba? Hindi ka nagustuhan ng niligawan mo, iba na lang, ganun. Hindi mo may pipilit. Di ba? Hindi ka pwede magdoktor kasi wala kayong pampadoktor. Walang pera si Papa. O, conductor. Pero ang daming trabaho, amen? Hindi naman kailangan yung iba nga daw sa US especially. Laging narinig ko sa mga kapatiran doon. Ang lalaki daw ng sweldo ng mga karpintero doon. Yung mga physical, ano? Mga skilled worker. O, buhay ka na doon. Saan ka pa, di ba? Kaka-college ka pa? Hindi na. Dali lang mag-ano ng mga kahoy. Mahirap lang yan. Pero ang daming tools. Dami ng tools ngayon. Kahit di ba, pag pumunta ako sa Ace Hardware, kahit ako nga, natututo na ako. Gusto ko akong gumawa nitong ano nito eh. Yung mga upuan natin dito. Hindi na mahirap. Amen. So, ganun lang sa buhay. Pag medyo ibang ihip ng hangin sa buhay nyo, tuloy lang ang buhay. Amen. Nasaan ba tayo? Ayan, so, galing sila dito sa Myra, bumaba pa sila. Okay? Nasaan na tayo? 7. Ayan, ang tagal ng biyahe daw nila. So, ganun din minsan ang buhay natin. Ang tagal, di ba? Ang tagal ko nung gumaduate, ang bira. 10 taon na ako sa grade 2. Ano ba ginagawa mo? Di ba? Itong mga to, bagal itong mga sabi ko. Alahati pa lang kayo eh. Ang ginagawa nyo, panay kayo bike. Anong petsa na? Okay. And hardly passing it came into the place we're called the Fair Heavens. Kasi na yung Fair Heavens, dito na sila sa baba ng Crete. Okay? Dito na sila maganda loko-loko. Yan, nakita nyo yan. Whereunto was the city of Lasia. Now when much time was spent and when sailing was now dangerous because the fast was now already past. But Paul admonished them. Okay? Pag sinabing admonish, parang pinagalitan na. Bakit? Kasi nga parang di nila alam yung ano yun, di sila marunong mag-predict. Pag ganito na yung hangin, yung matatanda daw, magaling sa ganyan eh. Sinabi na ni Jesus yan eh. Alam nyo ba yun? Di ba? Naalala nyo? Diba, pag ganito yung ulap, ganito yung ihip ng hangin, parang sobrang payapa. Di ba? Parang walang kahangin-hangin. Tapos, pero yung ulap, bilog-bilog. Hindi ko alam yung detalye dyan. Pero yun ang alam ko eh. Naalala ko eh. Dati kasi na-observe ko yun eh. Kasi ngayon, alam na natin yung pag-asa na eh. Titingnan ko yung langit, magkakaroon ng bagyo, parang wala namang bagyo, di ba? Alala niyo yun? Lolokohin mo pa yung pag-asa, mamaya, dyan na. Anyway, pinagalito sa amin, and said unto them, sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only to the lading and the ship, but also our lives. Sa Tagalog, si Paul, alam niya na. Hindi naman masyadong magaling si Paul siguro, pero siguro, ninilid siya ng Panginoon eh. Hindi naman tayo nagmamadali, amen?
Yung ibang member minsan sa church daw, minsan parang nagmamadali. Nasabihin si pastor, pastor, bakit ano? Hindi pa natin gawin ito, ganyan-ganyan. Minsan ganun eh. Huwag kayong minsan magmamadali, amen? Parang nagmamadali tayo, lalo tayo mapahamak. Eh si Paul, kita niya na eh. Winamingan niya, anong ginawa nitong mga to? Nevertheless, the centurion believed the master. So sa ngayon, yung mga kapitan niyan, eh magaling si kapitan, di ba? Sino ka ba, Paul? Preacher ka eh, ano ka ba? Gumagawa ka na ng tent. Ba't ako makikinig sa'yo? Di ba? So nakinig siya sa master or sa kapitan ng barko and the owner of the ship. Oh, owner of the ship, sino yan? Mga may-ari, ibig sabihin, bila nung bagyo-bagyo, kailangan ma-deliver natin to. Ganyan yung mga businessman, di ba? Iniisip niyang pera-pera. Eh, syempre, pag ikaw yung kapitan, dapat safety muna. Eh, kung lumubog yan, di, ano nangyari sa pera nyo? Lalong wala, di ba? Pero interesting, sinabi dito, the owner of the ship. Sabi ni Paul, huwag daw tayo bumiyahe. Bumiyahe pa rin kayo. Yan, sino sa atin ganyan? Oh, mag-asawa, yung mga ano nyo, yung mga kaibigan nyo, mag-asawa ka na kahit bata ka pa. Okay lang yan, kaya mo yan. Eh, sabi ni pastor, masama daw. Baka bagyuhin yung buhay ko. Eh, sige, tuloy mo lang, alam mo yan. Ikaw naman yan eh, hindi naman siya yan eh. Ano, tutuloy pa rin kayo? Winawarningan na kayo? Nasa sa inyo yan. Eh, hindi lang sila makamatay, pastor eh. Ubus yung bangko nila eh. Gamit nila, ubos. Gusto niyo yun? So, may kilala ako dyan, eh, nag-asawa ng, ano, umalis sa church, hanggang ngayon, buhay pa naman. Gusto mo yun? Sira yung pamilya nila, hindi matino yung anak nila. Paano kayo pag tumuloy kayo, pag winaningan na kayo ng lingkod ng Diyos? Amen? So, anyway, dahil nagtiwala nga, sino masusunod? Eh, prisoner ka lang naman. Eh, syempre, sumunod na sila. And because the haven was not commodious to winter in, ito yung ano ha, yung haven, ito po yung ito. Fair haven, so parang ano daw doon, hindi raw sila, pag sinabi commodious, parang hindi sila magandang mag-winter. Pag sinabi mag-winter, papalipas na sila kasi mag-winter na. So mahirap bumiyahe, pero gustong habulin ng mga owner tsaka yung kapitan. So, doon na tayo mag-winter. Pag nakarating na tayo doon, hindi tayo abutan yan. O, di sige. And when, because the heaven was commodious, the more part advice, okay, ibig sabihin, yung iba nagsasabi na, oh, huwag na tayong tumuloy. Pero mas marami yung nagsasabi. So, another lesson dito, hindi ibig sabihin maraming naniniwala, tama agad. Hindi ganun. Minsan, konti lang kayo naniniwala sa totoo. Kaya, ito yung isang example. Sabi dito, karamihan kasi sa kanila, sige, tuloy na tayo. O di, tuloy sila. Yan, ito yung iniisip daw nila. If by any means that they may attain to Phoenix. Nasaan yung Phoenix? Hindi ko alam. Sino may alam ng Phoenix? Alam ko dito yung sa Phoenicia. Hindi. Siguro gusto nang makabalik ng iba, no? And there to winter, okay? Which is in haven of Crete. O, yun pala, sinabi pala dito. So, dito lang pala, medyo malapit dito. Hindi lang sinabi kung saan. Pero nasa Crete pa rin. So, ibig sabihin lang, ito nyo yan, di ba siguro mga isa dalawang araw lang yan. Ang mangyayari, dahil sila yung nagmatigas, winamingan na sila, ito yung mangyayari. Okay? Yan na, sa 13. Ito na yung bagyo. And when the south wind blew softly, okay? Oh, mahina na yung ano, mahina na yung bagyo. Mahina na yung wind. Okay na yan. Sige, tuloy. Diba? Parang ganyan din tayo. Pag winarning na tayo, kunwari, ba? Ang kulit nitong batang to. Oh, yan, nakita mo, na pahama ka na, nasugatan ka na, nasapa ka na, kasi ang kulit mo. O, huwag mo na ituloy yan, ha? Ang kakulitan mo. Eh, medyo wala na. Marami na ulit akong kaibigan. Medyo wala na yung mga problema ko. Tuloy na naman. Pagiging makulit. Tama ba yun?
Nina, na-warningan ka na nga eh. Kasi dito, parang may bagyong darating pero wala. Parang mahina na yan. O di, sige, tuloy. So, losing din. Sige, talagang bumitaw na sila doon. At nagsila, nag-sail na ulit sa Crete. Okay? Or by Crete. Yan. Ito yan. Dito sila. Yan. Ito yung direction na yan. So, pero sabi nyo, but not long after, there arose again sa tempestuous wind. Pag sinabing tempestuous wind, malakas na hangin. Tawag niya is Eurocly doon. Tandaan niyo yan. Okay, yan ay bagyo nila. Parang undoy, di ba? May pangalan tayo sa bagyo. Kasi nga, hindi pare-parehong bagyo. Amen? Yung iba, bagyo. Okay lang. So, what? Eh, iba, daming dalang tubig. Iba, sobrang lakas. Ito raw talagang malakas. Okay, kaya may pangalan din. And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. Sino yung her? Yung hangin. Kasi di na nila kaya. Nakakita na ba kayo na naglalayag sa dagat? Kahit sa mga YouTube, di ba? Pag tingin mo doon, talagang nasa na yung island, wala na. Dito, walang, dito, wala. Nakatakot yun, di ba? Okay lang kung nakaganyan lang yung ano, dagat. Eh, kung gumaganon, nako, patay. Bumabagyo pa. Imagine nyo ba? Yan ang pinagdaanan ni Paul. Hindi niya kailangan pagdaanan, pero pinili niya. At yung iba doon, kasalanan na rin yung winaming ano, hindi pa nakinig. So, sobrang lakas na nung bagyo. Hindi na sila nag-drive. Bahala ka na. Nagpatangay na lang sila doon sa hangin. Okay? So, lesson sa buhay natin, minsan ganun din. Diba? Iba sa atin yung ganito. Mga bata, diba? Mag-aasawa kayo. Hindi kayo nakinig. Kunwari, kunwari si Chelsea, sabi, huwag kang mag-aasawa ng iglesia ni Manalo, ha? Naku, pogi po, eh. Hindi, kunwari lang, ha? Eh, andyan na, nag-asawa na kayo. Anong gagawin ni pastor? Hiwalayan mo yan, ganun? Hindi. Ano sabihin ni pastor sa'yo? Bahala ka, pakisamahan mo na yan for the rest of your life. Kasi una, bawal yun, di ba? Naghiwalay, hindi rin maganda. So, anong gagawin natin? Sakyan mo na yan. Pero mahirap, pero, ay pastor, kung saan ako dalhin yun, dapat dati mo naisip yun. Pag andyan na yan, may anak na kayo, ang hirap ng bumitaw. So, kailangan mo na lang, parang nasa bagyo, bayaan mo na. Pero, syempre, manampalataya ka pa rin sa Panginoon, mag-pray ka pa rin. Pero minsan, wala akong magagawa. Kailangan mo nang sakyan yun. Amen? Ganun yung nangyari sa kanila dito. Siguro, yun yung iniisip ni Paul dito, sinabi ko na sa inyo eh. Pero hindi siya nagreklamo, ha? Hindi na siya alam niya na eh. Pero I believe, yun ang iniisip niya, sinabi ko na huwag tayo maglayag. Ano ba naman yung isang buwan na maghintay kaysa naman mapahamak tayo, di ba? 16 and when and running under a certain island called Cloda, ayan na. Nasa na sila? Wala dito. Sa isang mapa, nakita ko yun eh. Basta somewhere here yan. Okay, saan man yan. We had much work to come by the boat, which when they had taken up, they used helps undergirding the ship and fearing lest they should fall into the quicksand and strike sail. And so were driven. So actually, parang medyo may island na konti na medyo sumasadsad na sila. At ang dami nilang ginawa para lang sila ay makalis doon. Yung sinasabi lang doon. So, ang hirap, no? Imagine nyo, ganyan yung buhay nyo. Araw-araw, iaahon mo, kailangan. Ang mahirap na buhay. Naranasan nyo yung iba sa inyo yun, di ba? Tuloy lang, amen? Yan na, church pa rin kayo. Sige lang, tuloy lang. Matapos din yan. Amen? Amen. Matapos din yan. And the third day, we're cast out with our own hands the tackling of the ship. Pag sinabing tackling of the ship, ang bigat. Ito na yung mga ano eh. Yung mga gamit na mabigat ng ship. Tinapo na nila. Ba't nila itatapong basto? Kasi ganun po yan sa ship minsan. Para gumaang. Kasi alam na pag mabigat, mas maano yung, mas mapuwersa yung barko. Yung mabuti pang alisin mo na yun, itapon mo na lang, kaysa naman bandang huli, mamatay rin kayo, di ba? So, anong, yun nga, pwede natin balik tayo sa nag-asawa na unbeliever.
O, paano yan, basta, anong gagawin ko dito? Ha? I-tap? Mabuti kung pwede, di ba? Hindi naman. O, paano yan? Basta ngayon gusto ko na talaga mag-church. Wala, hindi ka pinapayagan na. Paano na yun? So, ang dami mo itatapon sa buhay mo para ka lang mag-survive. Di ba? So, doon na yung bagyo. Dumalas ang kalagitnaan ng bagyo eh. Hindi ka kasi nakinig. Okay? Kaya tuloy ang buhay. Amen? Amen. So, yan ang sasabi dito. Hindi ko pala nabanggit. Yan niya, yung kanina, the next day, they lightened the ship. Ibig sabihin, talagang yung mabibigat nilang gamit, inaapo na nila. Okay? 20. Verse 20, and when neither sun nor stars in many days appeared and no small tempest lay on us. Ang lakas pa rin ng bagyo, wala nang araw, wala, hindi na nagpapakita. Yeah, parang buhay natin yun. Ang hirap, ang hirap. Sorry, isang linggo lang ang lockdown, dalawang linggo lang. Ngayon, hindi na sila sigurado kung kailan na tatapos yung lockdown. Ang hirap eh, pastor, yung tatay ko, nagtatrabaho, hindi makapagtrabaho, di ba? Hirap. Sabi nito, all hope we should be saved was taken away. Diba? Wala na, patay na tayo dito. Ganun na sila. But after long abstinence, yan na, si Paul. Ayaw niya magsalita kasi baka magkagalitan siya kasi nga, alam na nila yun, winalningan na sila. Kaya kayo, ganito ha, o yan, kung na, may asawa na nga kayong unbeliever, for example, wag naman. Pero pag andyan na kayo, huwag kayong bumangera, okay? Sabi naman sa'yo, ganyan, andyan ka na eh. Naintindihan mo ba yun? Hindi ka agad makakaalis dyan. Ano, bunganga, ano mga gawa ng bunganga? Minsan, kaya, bayaan mo silang, ano, parang ginawa ni Paul dito, hinayaan lang, naalala na nila yung mga yun. Alam na, naalala nila si Paul, pag nakikita na si Paul, winalningan na tayo dati. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin sa kanila yun. Amen? Ganun din tayo, mga Kristiyano. Pinag-pray mo na, nasharean mo na, katulad yung iba dyan, nasharean na natin yung iba dyan eh. Na-warning na yan. Baya mo makita lang nila tayo, maaalala nila yun. Huwag yung bakbakin mo naman. Nagka-problema. O yan, ano, yan. Ganyan kasi. Amen? Na, si Jeff, nagkasakit, sa kulitan. Huwag mo nang, o Jeff, hindi na ganun. Hayaan mo na lang, di ba? Katulad ng ibang di nang maten dito, minsan, ginakamusta ko lang, ganun. Hindi mo kailangan dikdikin. Ganun ang ginawa niya po, nag-abstain siya. Ibig sabihin, hindi siya, pinigilan niya yung sarili niya. Pero, nung matagal na lang siya nagpipigil, hindi rin nakapagpigil. Kasi nga, ang sabi niya, Paul stood forth in the midst of them and said, sir, you should have hearkened unto me. Okay? So, mayroong, may time na kailangan mo ng palalahanan yung tao. Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Yan. So, itama mo lang yung timing. Kasi nga, masakit sa kanila yun. Alam nila, mali sila. Tama ka. Hindi ka nila pinakinggan. So, yung mga kaibigan nyo, timingan nyo lang din. Di ba sinabihan na kita dati? O, ano mo? So, darating tayo dun. Kaya ito, tingnan nyo ang ginawa ni Paul, no? And so, you have hearkened to me and not have loose from Crete. Dapat din na tayo umalis muna dun. Dahil dyan, nagkaroon tayo ng, yun nga, napahamak tayo. Maaring buhay pa tayo, pero nasa na yung gamit mo? Nasa na yung ibebenta mo sana doon? Pupunta ka doon, ibebenta mo, nasa na? Tinapon na natin. Hindi kasi ngayon nakinig, simpleng instruction. Pwede naman maghintay. Yun na nga, nangyari na. So ngayon, ito maganda naman, yung positive. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall no loss of any man's life among you, but of the ship. Okay, yun yung ano. Malungkot din, sabi niya dito, mawawala daw yung ship. Kumbaga tayo, papunta tayo ng Baguio, kunwari, sasakyan natin, mawawala. May iwanan natin dahil nasira. Ganun daw mangyayari sa kanila. Hindi naman sa kanila yung ship, di okay lang, di ba? Pero ibang tao kasi doon, merong business yun eh. So lahat daw yun, mawawala. For there stood by me this night the angel of God whose I am and whom I serve. So nagpakilala na siyang Kristiyano. At kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng angel na may sinabi sa kanya. Sabi, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that
sa inyo. May pangako ang Diyos sa kanya na hindi sila mamamatay. So, okay na rin, di ba? At least, walang mamamatay sa kanila kahit isa. Magandang balita na rin. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, and it shall be even as it was told me. So, siguradong walang mamamatay sa kanila, sinabi sa kanilang Diyos. Howbeit, we must cast upon a certain island. So, bago sila maligtas, sila pag sinabing cast upon a certain island, mapapadpad muna sila sa isang island. At doon may sira yung kanilang barko, at therefore, tatagal sila doon. Sinong gusto ng ganun adventure? Ang hindi kayo tumagal ng ano, di ba? Church nga lang, ilang oras lang tayo dito, isa't kalating oras, na may miss mo na yung kama mo. So, lalo si Paul dito, mira. Ilang araw na sila dito. Ayan, tuloy na natin. 27, but when in the 14th night was come, nasa na sila dito, hindi na alam. Dito yan, no? Sa mga ganyan-ganyan. Okay? Wala na silang control eh. Was driven up and down in Adria about midnight, the shipmen deemed that they drew near to some country. So parang, parang malapit na tayo sa island. Hindi nila alam kung ano island. Okay? And sounded, okay? Pag sinabi sounded is, tinignan nila kung gano'n nakalalim. And found it 20 fathoms. Medyo mababaw na. And when they had gone a little further, they sounded again and found it 15. So, palapit na sila sa lupa. 29, then fearing lest we should have fallen upon rocks. Kasi yung pag nakasumalpo ka daw, yung, alam nyo na yung mga ibang, hindi nga ports, di ba? Yung ibang coast, maganda yan kasi talagang biyahihan na yung mga ship. Ngayon, yung mga hindi talaga bagsakan, puro bato-bato yun. Hindi basta-basta pwede kang, oh, yan na yung island. O, sige, tabi na tayo. Iba na, rocks. So, kaya, para hindi sila bumangga sa mga rocks, ano sabi? Nag-anchor na sila. They cast four anchors of the stern and wish for the day. So, para hindi na sila tangayin at masira yung barko, nag-anchor na sila. Alam niyo, anchor, di ba? Para hindi magumalaw. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea under color, as though they would have cast anchors out of the four ship, Paul said to the centurion and to the soldier, except this abide in the ship, he cannot be saved. Okay, sa Tagalog, ganito. Gusto na nila, malalim pa sila, malayo pa sila, takot sila sa bato. Gusto nila, malayo pa sila, magbo-boat na silang malilit na boat. Okay, tama ba yun? Hindi ko alam. Wala akong hindi naman magaling dito. Pero sabi ni Paul, this time naman, eh dito na naman yung lingkod ng Diyos na walang alam. Pero kanina, tama siya, di ba? Nag-warning na naman. Pag hindi kayo, pag umalis kayo ngayon, patay kayo. Yun ang sabi ni Paul. Okay? So, kaya minsan, huwag kayong magulat yung mga pastor minsan, pakilamero. Ba't kaya pakilamero si pastor? Kasi may nakikita siya. Sa buhay nyo, sa attitude nyo, pwede nyong ikapahamak. Kahit minsan yung pastor hindi magaling sa lahat ng bagay, wala nang magaling sa lahat ng bagay. Pero minsan yung insight ng pastor, minsan, malawak yan eh. Kaya pag nakita mo lang, kunwari ito, si Neil. Si Neil, pag ano, parang walang balance to. Huwag kang mag-drive. Diba? Ibang tabaho na lang, kunwari lang. Kasi makapahama ka lang. O kaya si, ano naman, si Ashley, kunwari. Sabi ni Ashley, basto, doon ako titira sa isang lugar. Eh, nakita ni pastor, naku, baka napahama ka doon. Tutuloy ka pa ba? Nasa iyo yun, di ba? Sa amin, sa Mother Church, di ko sabihin ko sino, ganun na ganun yung sinabi. Yung babae, gusto mag-abroad, eh maganda. May tsura. Kaya siya parang na-depress lang. Parang tawag dito, parang gustong, alam mo na, yung konting, ano, magkapera ng konti.
Kasi wala daw makuhang trabaho din sa Pilipinas, di ko alam bakit. Dahil trabaho dyan eh, di ba? Eh, siguro, nakakinig sa kung sino, maganda ko sa abroad, malaki ang kita sa abroad. Sabi ni Pastor, ano bang gagawin mo doon? Hindi mo pwede gano'n. Eh, Pastor, yun talaga ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ko alam sila. Pero marami kasi nagganon sa amin eh. Yung isa naman, ganun din. Yun nga, bukod sa yung isa na rape. Gusto niyo yun? Middle East pa pumunta. Yung isa naman, Middle East din. Lalaki naman to kaso, bandang uli, hindi na sila pinapasweldo. Ba't ganun? Walang malas-malas, sinabihan ka ng di kalooban ng Diyos eh. Diba? Kaya mag-ingat kayo mga bata, amen? Kahit sino sa atin dito. Iba, nagmamadaling yumaman. Yung ibang council ang pinakinggan mo. Gusto mo pala yumaman, hindi magsipag ka. May nakilala ako. Ganito po isabi. Eh kung mayari ka naman, di ba? Kung tayo napunta doon. Yan, yun, so yung makikinig ka sa payo ng lingkod ng Diyos. Amen? Andan yan. Si Pastor ganun, dami rin yung kwento nun. Basta lang pag talaga medyo malinaw na, bad, huwag ka nang tutuloy. Pag tumuloy yun, back! Sigurado yun. Eh, paglalagyan ka. Amen? Dami na. Dami ko nakita dun. So, makinig kayo, ha? Anyway. Isa na tayo. Yan. So, sa 32, then the soldiers cut off the ropes of the boat and then let her fall. Yun ang maganda dito. Nakinig na sila ngayon. Siguro kasi nakita nila. Marunong to, eh. Kung nakinig pala sa iyo, di siya lang yung nagsabi ng ganun eh. Eh ngayon, di din natin sigurado, pero when sinasabihan tayo ng God ng Diyos, huwag na kayong tumuloy. Nakinig sila this time, okay? And while the day was coming on, Paul besought them to take meat, and saying, this day is the 14th day that they have tarried and continued fasting, and taken nothing. So, bakit pala hindi sila kumakain? So, I believe, di sinabi dito eh, pero inaaral ko to, yung ibang mga tao, alam nyo na, may mga superstition din yan eh. Alam mo yun? Fasting sila para tulungan sila ng Diyos nila. So maganda yun kung talagang yun sinabi ng Diyos. Pero ito, trouble sometimes to eh. Amen? Kailangan mo ng lakas. Ang Diyos, practical yan. Alam nyo ba yun? Iba, ginagawa tayong ewan eh. Kasi sa mga maling turo din. Alam nyo ba yung Catholic, may turo silang ano, na bawal kang kumain ng kung ano. Bawal kang ganyan, ganyan. Parang superstition na. Wala naman sinabi sa Bible. Baligtad nga eh. Sabi sa Bible, ang isa sa mga sign ng mga apostasy, yung mga bawal magpaasawa, bawal kumain ng karne. Yun ang mismo sinunod nila. So anyway, time na, no? So tuloy natin to next week. Natuwa ba kayo sa sinapit ni Paul? At least natuto tayo, amen? Daming aral eh. So later, tingnan natin. Dito pa lang tayo. Dito. Wala pa tayo sa Malta. Malapit na sila doon, okay? So tingnan natin yung next week. Mayroon maging seaman, no? Eh ngayon, madali na. Mayroon madali na. Kaya may kalaban din sila doon, mga pirata. Mga pirata pa rin yun, alam niyo ba? Oo. Oh, mga modern na rin. Ah, sige. Question ba? Question? Sino gusto mag-isiman? Biglang ganun tanong. Malaki ko yung tanong. Kaso wala ka sa pamilya mo. Ang birang hirap nun. Ito mga to, siman to eh. Question? Anong lesson? Huwag kang mag-siman. Hindi. Pag ang lesson doon, pag sinabihan ka na, may bagyo. Nako, wag mo na salubungin. Amen? Ganun din sa buhay nyo. Pag sinabihan ka ng likod ng Diyos, wag mo nga asawahin yan. Eh, pogi po eh. May kitang-kita ko, loko-loko yan eh. Nararamdaman mo yan eh. Oh, lahi, magulang nyo. Especially magulang nyo sa kasepi ng Panginoon. Ngayon, sinabi ng Panginoon, go. Ganun yan.
Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa lesson, Panginoon, ng buhay ni Paul, ni Lincoln. Even sa ganitong bagay, Panginoon, nakita namin, dinitali niyo yung biyahe niya. I believe dahil may gusto ko yung matutunan namin, Panginoon, sa aming buhay. Mga warning niyo, Lord, nakasama niyo kami sa bagyo, pero, Panginoon, mas maganda, napakaganda, Panginoon, ng mag-advance kami, Lord, sa warning niyo. Pag nagwa-warning na kayo, may papahiwatig na kayo, Panginoon, hindi kami tumuloy. Panginoon, maging sensitive enough kami, Panginoon, sa inyong kalooban. At kami po'y sumunod. Kahit kailangan namin maghintay, mas matagal, mas maganda na yung maghintay at medyo na-delay kaysa naman po mahapahamak. So, we pray na itindihan, especially mga kabataan, yung lesson ngayong hapon, Panginoon, na doon-doon pa rin naman kayo para samahan kami. Mas maganda ay hindi namin mag-take ng damage sa buhay, sa experiences namin, Panginoon. At ang ibang mga kabataan, Panginoon, na maraming damage ang buhay dahil sa mga pagkakamali, mas hirap po sila na sumunod at ito pa rin ang kalooban sa kanilang buhay. So we pray na maging matalino ang bawat isa. Ito yung makinig sa inyo na maaga, hanggang sumunod na maaga, gawin ng maaga ang inyong kalooban para sa aming kapakanan din at sa inyong mailuhati kayo. At mas maraming maligtas, maraming maraming lumapit din sa magpuri sa inyo, Panginoon. Kaya manalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.